Capricorn, hi. Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong monthly reading para sa buwan ng August 2023. This is a general reading, so maaari kayong makarelate. Maaring hindi, just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising, Venus ninyo para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. If you are interested in private readings, lahat po ng information nasa description. And I'm also selling some of my pre-loved tarot and oracle cards. If you are interested in that, yung link ng aking Shopee ay nasa description din. Ayan. So let us see, Capricorn. Pa-follow like na rin ang ating Facebook page, Instagram, at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. Let's see, Capricorn, what's coming to you? Ascendant entrance. Para may new beginning. Yes. Solar flare. Something is activating or na-activate sa inyo to start a new beginning. So, pwedeng creative creative ideas, creative ventures. Balance. Libra. Okay. So, possible na ano, some of you are attracting partnerships. This can be business partnerships, pwede rin tong romantic partnerships. And it seems na this is a good start for some of you, no? Pwedeng, I'm seeing business partnership for some. Na meron kayong bagong papasuking endeavor related to business. And yung iba rin is ano, magkakaroon ng pagbabalanse ng oras at panahon mo sa trabaho mo, sa sarili mo, sa family mo. Kasi it's all about balance eh. You also have the energy that you need ngayong August to prosper, to shine, for you to shine. Oh, okay. So parang ano, mas magiging masipag ka ngayon. And yung sipag mo na yon, it's going to be rewarded or rewarding dahil you're going to shine. Peace of mind. Yes. For August, this is also one of your ito yung makakatulong rin sa iyo, no, to be more creative, yung pagkakaroon ng peace of mind, kasi 'di ba pag marami ka masyadong iniisip, cluttered yung isip mo, hindi ka makapag decision or mag-take action ng mga dapat mong gawin kasi magulo yung isip mo. So you want peace of mind. You also have the Knight of Swords. Some of you meron kayong mga kakausapin. Ito prangkahang pakikipag-usap. Oo, yung tipong or baka mas magiging prangka kayo ngayong August na kapag ayaw nyo, ayaw nyo. Pag gusto nyo, ganun. Wala nang patumpik-tumpik, wala nang paligoy-ligoy. You also have the Empress. Oh, see, this is your creative energy. Creativity. You also have the Four of Pentacles. Some of you are going to, pwedeng magsa-start kayo ng business na nasa bahay lang. Pwede tong ang business partner mo or kasama mo dyan is your wife, your husband, your partner, or a family member na tutulong sa'yo para mag-grow tong business na to. And this has a positive outcome na nakikita ko kasi the Empress is about abundance. This is about being more creative or abundant using your creativity. So, yung mga talents and skills mo, mas lalo siyang magre-resurface, mas madidiscover mo. You also have the High Priestess. So, this is knowledge and skills and also wisdom. So, yung iba sa inyo, yung mga experiences nyo in the past, yun yung makakatulong para mabuo nyo itong gusto nyong buuhin related sa career nyo or sa business nyo ngayong August. You have the King of Wands. Travel opportunities for some of you. Meron kayong itatayo na negosyo talaga to eh, for some of you Capricorn, na magiging successful to, especially sa ibang lugar or parang abroad or pang international siya.
You have the Four of Swords and the Hierophant. Okay. To the point na medyo mapapagod ka. At baka kailangan mong magpahinga. So, itong Four of Swords na to kasi is about healing. The Hierophant is the energy of teaching, knowledge, learning. So, I think you will also, kasi diba nabanggit ko kanina, kailangan mo ng balance, no? Sa trabaho mo, sa career mo, whatever yung pinagkakaabalahan mo ngayon, importante na may oras ka at panahon sa sarili mo lang. Kasi the Four of Swords is about rest. So, hindi porket maraming trabaho, marami kang kailangan gawin, iaabusuhin mo na yung sarili mo. So, kailangan mo rin magpahinga. And there is also a mentorship. No? Maaring meron kang mentor or someone na you look up to, no? Na sa kanya ka kumukuha ng knowledge or parang natututo, no? Through experience, or itong taon to nagbibigay to sa iyo ng advice, pwedeng literal nakakilala mo siya, directly connected sa iyo, or someone na napapanood mo lang sa TV or sa YouTube, or nababasa mo lang yung libro niya. This is someone na very much knowledgeable sa maraming bagay na interesado ka. So I think yun yung i-acquire mo na knowledge dito sa taong to. Okay? Breathe. This moment matters most. How can you focus on the moment and appreciate all that is well? Yes. Focusing on the present moment. Don't worry about the future and also the past, no? Because it has already happened. Focus on what you have right now. Kung ano yung meron ka ngayon. Para hindi ka ma-feel anxious. You know, one step at a time. Halimbawa, marami kang trabaho for the next few months, no? Or for the whole month of August. Huwag mo munang isipin yung mga sa susunod na araw. Isipin mo lang muna kung ano yung kailangan mong ma-accomplish ngayon. One step at a time para hindi siya overwhelming para sa'yo. Gratitude is the life force of peace. What are you thankful for? Yes. Gratitude. Practice gratitude. Every morning, no? Pagising mo, practice gratitude. Na magpasalamat ka kay God na nagising ka, you are, yung family nyo nasa maayos na kalagayan, or ano man yung mga blessings na pwede mong ipagpasalamat, no? Kasi this will bring you peace. Ito yung makakapag-realize sa'yo na, uy, maswerte ka. Kumbaga, hindi mo nahanapin kung ano yung wala sa'yo. Mas bibigyan mo ng attention yung ano yung meron ka. Kasi ipagpapasalamat mo yun. Midas touch. Uy, ang ganda nito. Things are working out in your favor, Capricorn. Diba? Whatever this is that you are planning to do, or like a project na gagawin mo ngayong August, kumbaga, it is working out in your favor. In what ways are you abundant right now? You can ask yourself, saan ka raw abundant ngayon? Sa creativity mo, sa ideas mo, sa resources mo, you can create your own abundance. And you will create your own abundance ngayong August. Okay? Let's see. What else? You have the Midas touch eh. I think, ano to eh, whatever this is na gusto mong pasukin, project, career, business, as long as you put your heart into it, you know what you're doing and you love what you're doing, this is going to be abundant. Shrewdness and resourcefulness, especially in business. So, pagdating daw sa negosyo, dapat ano ka rin, wais. At alam mo rin kung paano gamitin yung resources mo para hindi siya masasayang. A journey, either physical or mental. So, some of you may be going on a trip somewhere, no? Pwedeng local trips to para asikasuhin yung mga gagawin mo for this August. Meron ding tent. There is a temporary situation. Pwedeng itong travel na to ay temporary. So,
parang meron kang kailangan munang asikasuhin, and after that, less travel because you will be focusing on building something, no? And you have the bag. Something important such as a new job or a raise. Merong importanteng parating. Bagong trabaho, career, or pag-angat ng ano, sweldo ng kinikita mo ng income mo. That's good news, di ba? So, that is your reading, Capricorn. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe, para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Capricorn. See you again.